Hello, good morning guys. Ayan, nape-prepare na ako kasi may pasok ang aking mga anak again. Kasi weekday. Si Bunso mamaya pa yan. Si ate muna. Ay naku, kung naka-follow kayo sa aking Facebook or Instagram, meron akong pinost doon na may nag-comment, na may nag-comment po. O parang di naman masyadong pangit or parang di naman siya ganun ka-bongga yung kanyang comment na parang may stress ka. Pero parang mapapaway ka na lang talaga. Ang dami nang napaway. Sabi ganun, napaway. Siguro gusto lang din niya mag-share kung anong way nila mag-asawa. Nag-comment siya dun sa vlog ko siguro na hindi ko inaasa sa asawa ko. Yung inaasa, yung bumili ako ng Yuzu Tea. Na tig 598 yan ba yun? Na Yuzu Tea. So, syempre, diba? Lang, ano, so, mamaya na, mamaya. May obligasyon pa ako sa ganun. Tignan mo natin yung mga obligasyon kesa dun. Yung comment niya, lalagay ko na dito sa screen. Tago lang natin yung kanyang name para naman din naman siya maloka. Pero dinilit na yung comment niya. Hindi ko alam kung natauhan na o siguro hindi pa. Pero maganda rin yung sinasagot mo yung mga ganong comment o dinidiretso mo. Kasi para hindi na sila magstay. Kasi dito sa channel ko, hindi ko naman kailangan talaga ng mga taong ganon na bad vibes. Gusto ko yung nagsishare-share, nagtutulungan ng mga nanay, ng mga babae dito sa Japan. Nanay ka man o hindi, di ba? Tulungan lang tayong mga kapwa babae. So, hatid na muna tayo. Tulungan, di ba? Hatid mo anak ko. So, ganon. Kamaya na ha? Kamaya na tayo chika. Bye-bye. Ngayon, hatid ko na si ate, yung aking anak. Ngayon, hatid ko na anak ko and ayusin ko lang yung bed. Yung comment kasi na nag-comment, actually hindi naman siya ganun ka-bongga yung comment niya. Nakakaloka lang kasi may ganun pala mga tao mag-isip. Sabi niya is, mahirap talaga pag di binibigay lahat ang sweldo ng asawa mo. Ito, parang totoo yun, parang ako yung nag-comment. Para mo utak na daw ngayon ng mga hapon, ganun. Kunti lang binibigay sa akin kaya di ko na bibiling gusto ko. Mabuti na lang daw, hawak niya lahat ng sweldo ng asawa niya, kaya nabibili lahat ng gusto niya. Ganon. It's good sa'yo kung dun ka masaya sa lahat ng sweldo ng asawa mo. It's good kung dun ka happy. Pero hindi naman po yun yung purpose namin mag-asawa. Hindi po yung purpose namin is mag-utakan, maglamangan. Pag mag-asawa na po kayo, dapat team po kayo. Kung yung asawa ko nagtatrabaho siya full-time, why not na tulungan ko siya in a way na magtipid, huwag masyado magastos kasi wala naman po akong trabaho. Natutulong po kami sa isang higaan. Kama. Yan. Hindi po halata. Sabi ganun. Laki-laki po. Ayusin mo natin to. Tulungan nyo na lang ako. Sabi ganun. Tulungan, di ba? Kanya-kanya naman po kasi tayo dito sa Japan. Hindi naman po isang asawa natin. Hindi naman po ako asawa ng asawa mo. Siyempre magkaiba po, di ba? Asawa mo iba. Iba po yung asawa ko. Iba po tayo. So magkaiba po. Hindi po ako asawa ng asawa mo. Huwag ka mag-alala. Hindi po tayo pareho. So that may hindi ko asawa yung asawa mo. Hindi po niya ako kabit. Sabi ganun. Ang gwapo po ng asawa ko. Sabi ganun. Ayun. At hindi naman po ako napapaligaya ng salapi. Ay! Ganun. Ay, napapaligaya po ako ng asawa ko. Sabi ganun. Nakakaloka kasi. Parang may mas alam pa siya, no? Parang mas may alam pa siya nun mismo sa kaibigan ko na napagsasabihan ko. Napagkikwentuhan ko. Nanonood ka sis. Kausapin mo nga yan. Ikwento mo sa kanya lahat. Baka mas ma-shock siya. Sabi ganun, baka mas magulat siya. Sabi ganun, baka di niya kayanin. Sabi ganun. Ay nako, wait lang. Kumakain na si Bunso eh. Gandan, okay na yan. Yan okay na yan, masyadong perfect. Pangit ang masyadong perfect. Sabi ganun, pangit yung nila lahat. Sabi ganun. Kumakain si Bunso, yan ang bento ng aking anak. Prepare na natin. Pupuntas. At ako naman po kasi matagal akong housewife, full-time housewife ako. And isa sa pinagpapasalamat ko yun na nagawa ko, na-experience ko yung pagiging full-time housewife, full-time mom sa mga anak ko. At dahil doon, dahil yung sa kasipagan ng asawa ko, kasi naipoprovide niya o nababayaran niya yung mga main na bayaran na hindi niya ako pinapa-problema. Diba? Actually, may mga paraan eh. Kung gusto talaga niya akong gulangan o gusto niya akong utakan, pwede niyang i-daycare yung mga anak ko. Pwede naman niya akong gulangan, actually, pwede akong utakan ng asawa ko kasi nasa Japan kami. Malay ko ba, diba, kung anong meron dito sa Japan? Kung anong sistema dito? Diba? Kasi may mga paraan. Hindi naman gaano mahal ang daycare talaga kung tutuusin may public daycare or paalagaan sa mga anak ko. Pwede niya akong patrabahuin bagong panganak ako kung talagang utakan lang, diba? Pero napapasalamat ako sa asawa ko dahil sa kasipagan niya, responsible siya, hindi man sa way na way mo, siguro sa way na lang, experience ko yung full-time housewife, full-time mama ko sa mga anak ko na ako talaga mismo, ako mismo mag-aalaga sa kanila. Dahil yung sa asawa ko, pinagpapasalamat ko yun. Dahil hindi naman dahil bongga yung binibigay niya sa akin, sabihin natin hindi masyadong malaking pera yung nahawakan ko, makahawak lang naman te. Buti sana ko akin lahat, may ganun. Siyempre alam ko, hindi naman ako tanga, di ba? At saka hindi ko na kailangan hawakan yung pera ng asawa ko. Kasi, mas marami pang pera doon. Sabi ganun, mas mayaman pa ako doon.
sinishare ko lang naman kung anong totoong ganap ko dito sa Japan. Pero hindi lahat, kasi hindi naman kailangan lahat pinapublish, iniisa-isa ko lahat na kung asawa ko, binigyan ako nito ng ganito, so bibili ako ng ganito. At isa pa po, hindi po kasi nagba-vlog or hindi po vlogger ang asawa ko. Hindi po siya talaga nakikijoin sa vlogs ko. So may mga bagay po na pinaprivate ko na lang po. Hindi ko na po lahat sinasabi. And wala naman po kasi masama mag-share din kayo sa comment section dyan sa baba. Kaya nga po may comment, hindi ko po ino-off. Pero meron pong magagandang way para mag-share, di ba? Huwag po tayong masyadong nega. Magtulungan po tayo kapwa babae tayo, di ba? Kanyang tubig to. Ako naman po, hindi naman po ako talaga ganun yung personality ko na gusto ko ng ganito, may mga luho ako. Bata pa lang po ako, hindi talaga ako maluho. And bata pa lang po ako, marunong na rin po ako dumiskarte kahit papano. Sa maliit na bagay, tumutulong na po ako sa mother ko. Hindi po ako ganun na manghihingi, nakukunin lahat, ganun. Hindi po kami ganun na pinalaki. May sense po kami, ganun. At proud ako doon, doon ako natuto sa magulang ko, pinagpapasalamat ko sa magulang ko yun. At dahil doon, nakukuha ko yung respeto ng asawa ko sa pamilya ko sa Pilipinas at sa akin. May respeto yung asawa ko sa pamilya ko dahil doon, di ba? Ay, ganun. Panagbento niya at yung kanyang pambihis to. Mamaya kasi naglalaro sila sa putikan again. Lagi kong sasabi yan. Ayan, kung utakan lang naman guys kasi yung usapan dito, talaga mautak yung asawa ko kasi matalino asawa ko, I believe that. Kumbaga, ito, for example, may yung mga bata. Wait lang, baka magalit si Bunso yung brief niya. Pinapakita ko sa inyo. Baka bugbugbear na tayo. Ganun. For example, dalawa. Yan. Parang ito, maliit na example. Yung mga bata dito sa Japan, kung nandito ka sa Japan, hindi ko na po iniisa-isa kasi alam ko po yung mga nanonood sa akin, yung mga friends ko dito sa Japan, alam ko po matatalino din. Kaya hindi ko na po kailangan isa-isahin yung mga bagay-bagay na ganito, ganun, kami mag-asawa, ganun, dito sa Japan, ganito. Kasi nonsense na po yan, tayo ganun. Alam na po yan ng mga nanonood. At meron po sila kanya-kanyang asawa na tiwala din sila na ini-explain sa kanila lahat. Ayan, isa pa nga sa example na masasabi ko talaga na hindi ako inutakan ng asawa ko is, for example, yung mga anak ko, may nakukuha yan galing gobyerno talaga. Kung nandito ka sa Japan lang mo yan, medyo malaki din yun. Dalawa kasi sila. So, kung tutusin, pwede gamitin ng asawa ko sa kung ano-ano lang para sa kanya. Pero hindi niya ginagawa. Pinapakita niya sa akin. And open kami doon. Lagi niya nga pinapakita sa akin yung mga bagay-bagay. Or yung sabihin natin savings or everything, kung ano yan. Yung mga anak namin, may kanya-kanya silang account. Doon talaga nakalagay sa kanila, sa pangalan nila. So, di ba, kung utakan lang naman, pwede niya ako talaga akong utakan. Parang imbis na tingnan ko yung negative side, tinitingnan ko rin positive side ng asawa ko. Mas iniisip niya yung future kaysa sa akin. Pero ako, mature din naman ako mag-isip. Pero mas mature yung asawa ko, mas mataas yung future na iniisip niya. Yun yung sample na yun. And lagi niya nga ini-explain sa akin yung mga bagay-bagay. For example, hindi ko naman hinihingi ito na pag wala na daw siya. Yung parang lagi siyang namamaalam, ganito daw. Ganito, kontakin ko daw agad kasi may makukuha daw dun. Yun ha, example din yun. Pero ako lang kasi, ako lagi, pero iniisip ko, bakit ganun? Bakit ganun siya mag-isip? Yung ganun ba? And normal naman yun, di ba? Kasi siya yung lalaki sa amin. Isa pang example, yung bike ng mga anak ko, maliit na bike lang yun ha. Kinuha na niya yun ng insurance kung ano man yung mangyari. Ayoko nga nun kasi parang na-imagine ko, bakit hinihingi mo ba na may mangyari sa mga anak natin or makadisgrasya sila? Pero totoo nga naman, di ba? Kasi kung walang insurance yung bike nila at makasagasa sila na matanda sa labas, alam niyo, bata, hyper, maglaro, makasagasa sila na matanda, tapos yung matanda kailangan ma-hospital, so may insurance yung bike, may insurance yun, matutulungan kami ng insurance, pero kailangan mong bayarin insurance nun, hindi lang isang beses. Monthly. Monthly yata yun. Kung hindi ako nagkakamali. Comment down below. Mama, brush your teeth. Sit down. Brush your teeth. Sit down. Sit down. Brush na siya ng teeth. Tutulungan ko siya mag-brush ng teeth kasi minsan naglalaro-laro lang siya. Ginaganyan niya lang yung toothbrush. Sa bunganga niya, di naman niya binabrush talaga yung teeth niya. So, ayan guys. And ayan, tingnan niyo kung tutusin. May bahay kami. Ano pa bang hinihingi ko? Hindi po mabibili ang pagmamahal at pamilya na meron ako. Ano pa bang hahanapin ko? Brush ko muna yung tip nito. Nawalan ako ng laway sa kakachika. Sabi ganun. Alam na, bibi. Chupi-chupi de. Momo. Okay na. Now, bring your toothbrush. Oh, blue one. So imbes masila ako sa panandali ang happiness sa salapin na hindi ko naman talaga pinaghirapan, di ba? Honest yun ha, na hindi ko talaga pinaghirapan, tututusin. Pero siyempre, mag-asawa na kami, pera na namin dalawa yun. So team up kami doon. At saka panandali ang saya lang naman yun, bibigay sa'yo lahat. Bakit? Magiging sa'yo ba lahat? May mga bayarin? Magiging masaya ka ba doon? Ang hindi talaga nabibili yung totoong happiness, yung pamilya na meron ako ngayon dito sa Japan, pamilya ko sa Pilipinas, plus bonus, malaking bonus na nandyan kayo, yung mga kaibigan ko na nakilala ko dito, na alam ko, totoo, yan hindi nabibili, yung mga kaibigan ko dito. Yan yung sombrero, yan yung uniform.
Nakalimutan ko si short sa kachika. Ano pa bang hinahanap ko, diba? Question yun, actually. Ano pa bang hinahanap ko? Question yun. Tanong yun. Ang hinahanap ko, dapat ang hanapin ko trabaho para makatulong naman. Hindi yung bulsa ng asawa ko, yung pinipiga ko. May ganun. Diba? This is mask. Lagi natin. Mask. Your socks? Where's one more socks? I lost again kasi nag-chika-chika. So ayun guys, kanya-kanya naman po tayo ng sitwasyon, di ba? Hindi porket nandito tayo sa Japan, asawa natin hapon, pare-pareho. May mga kaibigan ako na hapon din yung asawa, yung iba hindi po Pinay. May kanya-kanya pong setup, iba rin po sila. Pero imbis na maingit ako or ikumpara, wag po tayo magkumpara, ikumpara ko yung sarili ko sa kanila, ginagawa ko ng silang inspirasyon in a way na magtrabaho or magsumikap o matutong tumulong sa asawa. Yun na lang yung ginagawa ko, kung anong kaya kong gawin. Ginagawa ko silang inspirasyon kasi nakikita ko rin naman na may pagkakaiba din talaga yung mga kaibigan ko. Ibang kaibigan ko, iba-iba din kami kahit pareho kami ng asawa na hapon. Hindi naman po pare-pareho. At mabubuo yung pamilya namin ng maayos naman. Hindi yung paraan na gagawin ko siyang inspirasyon para awayin yung asawa ko, pigyain yung bulsa ng asawa ko. Para ano, di ba? Come on, may tiwala din naman po ko sa asawa ko. Tiwala po yan sa isa't isa. And dahil doon, nakuha ko yung tiwala ng asawa ko sa akin. Tiwala plus respeto equals pagmamahal. Ayun. Ay, ganun. Mathematics pala. Yung temperature chinek ko. Nonsense lang nga po yun. Binibigyan din naman po ako ng asawa ko. Sa ilang taon ko po na housewife dito sa Japan, imposible po hindi siya nabibigay. Hindi man ganun kalaking halaga na katulad sa asawa mo, pero matuto po tayo makontento. Diba? Huwag na po tayo magkumparahan. Kasi hindi naman po nga pare-pare yung asawa natin. Magkaiba naman po yung asawa natin. Hindi naman po yung isa. I-respect na lang po natin yung isa't isa. Iba-iba naman po kasi yung setup natin ng mag-asawa. Importante ang pamilya. Buo. Yung asawa mo sa'yo umuwi. Ayun. Yung importante sa akin, trabaho. Uwi yung asawa ko dito sa bahay, sa amin, ng mga bata. Yun yung parang isa sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Matuto tayo makontento. Kasi kung titingin tayo sa mga negative, marami talaga mga negative. Nandyan lang yan sa paligid, yung mga negative na yan. Nandyan lang yan, guys. Nasa sa'yo na lang kung paano mo i-handle. Siyempre, hindi naman din po perfect yung buhay ko. May mga pinagdaanan, pagdadaanan pa po ako. And kailangan natin maging handa doon. So, imbis dun tayo nakafocus sa mga negative or sa bulsa ng asawa natin, mag-ready na lang tayo sa darating ng mga pagsubok sa buhay. Ayan. Hati na natin si Bunso. Ayun, and doon ko po napatunayan din, hindi madamot yung asawa ko kasi hindi lang niya ako hinayaan. Para in that way kasi marami din ako natutunan, hindi niya ako hinayaan, umasa lang sa kanya. Hinayaan niya ako matuto on my own way, sabi ganun, diba? Hindi po mahigpit yung asawa kung kaibigan kita, hindi po mahigpit na tao yung asawa ko. Hinayaan niya ako matuto. So ayun, hati muna natin asawa ko. Hati muna natin si baby. Kiss me. Tara. Let's go. Tara, hatin muna natin. Ang dami kong daldal, ang aga-aga, ang ingay. So, ganun. Ito kasi, ginugulo ako. Ginugulo yung focus ko. Ang focus ko na magmahal. So, ganun. Tara na, let's go. Bye. Diyan na muna kayo. Babalikan ko kayo. Bushi. Here. Later, you will wear helmet. Hi. Bye, guys. Be good. Bye. Two down. So, natin ko na yung isa. Yun. Ay, diba? Nagawa kong gawin yung aking responsibilidad kahit chumichika. So, ganun. Yun nga lang, hindi ko masyadong bit yung topic ng mga ganyan. Nakakaloka. Kaya minsan parang ang hirap mag-share dito sa YouTube, sa public, ng mga ganun. Kaya mabuti lang na una pala naisip ko na lang magmasyadong mag-public or mag-share ng mga kung ng mga private matters. Kaya ayan, alam niyo naman ako. Alam ko naman yun ang gusto natin. Maging positive tayo sa buhay kahit marami tayong pinagdadaanan, di ba? Yun, napahamak ako dahil sa ano eh. Papakita ko sa inyo kung napahamak sa akin. Ito yun guys. Ito kasi yung pinili ko nun sa Donki. Ito, shinare ko na pag bibili ako ng mga ganito. Ito, 598 yen kung hindi ako nagkakamali. Plus tax, Don Quixote. Comment down below. Ito kasi si Don Quixote, hindi ako ini-sponsoran. Sabi ganun. Kaya tuloy. Sabi ganun. Actually, mga ganyan, kung kaya ko naman gawa ng paraan or ako na lang bibili sarili kong ano mo yung pinaghirapan, why not, diba? Why not? Kung yun naman yung way na makakatulong sa asawa mo, pwede mo na ako manghingi sa asawa ko, pwede ibigay yung resibo. Kasi ganun yung sabi niya, pag may gusto daw akong bilhin dito sa bahay or ano, sabihin ko lang, or pag nabili ko na, bigay ko yung resibo sa kanya kasi binabudget nga namin yung ano, hindi lang bili ng bili, binabudget din po. Ito po, titimpla tayo ngayon. And ito naman good for health to, why not? And masarap kasi sa pakiramdam guys, na sa'yo mismo nang gagaling, diba? Relate ba kayo dyan? Parang galandan ano siya, honey. Parang calamansi juice, parang ganun. Yuzu lang, pinasosyal lang, kaya yuzu. Kaya yan. And meron din kasing opportunity na lumapit sa akin mismo na part-time job, na racket, na 3 oras habang nasa school yung mga anak ko. And kahit paano, kumikita naman ako doon. Konting halaga nga lang, pero pwede na, pambili ng yuzu tea, pambili ng
Ito yung black sugar syrup para sa taho. Yung pambili ng mga ganyan ba? Diba? Pwede ko naman singilin yung asawa ko. Pero wala naman kasi akong ibang pinagkakagastusan. Wala naman akong mga hilig na bilhin ng mga branded na ano. Siyempre iba-iba naman tayo ng mga gusto. Ako, kailangan natin to ngayon. Masarap siya sa ano. Yan. Sponsor po ang video na to. Baka naman. Kontakin nyo naman ako. So, ganun. May ganun. So, yun po. Sa gabi ko itong usually naiinom, pero inumin natin. Pinaalala kasi, kaya salamat din sa nag-comment na ganun. Pinaalala mo, uminom na lang ako ng yuzu tea ngayon. Lalaba ko. Ay, lalabang ko itong suot ko kasi pinagpawisan ako kakachika. And tapos, iinom pa ako nito. Kaya lalabang ko ito, sasampay ko para masuot ko. Diba maya, sabi ganun. Wala lang, bit ko lang to kasi presko siya. And gugura tayo. Huwag na tayong mga kung ano. Alam niyo naman yun ang gusto niyo. Gugura tayo kasi may kailangan din akong gawin sa labas. Wala akong trabaho today. And ayun, lalabang ko lang to saglit. Mabibihis tayo. So, mamaya na guys. So, mamaya na or next time na. Comment down below yung mga kaibigan ko dyan. Pagtanggol nyo naman ako. So, ganun, naghanap ng kakampi. Pero sa nag-comment, huwag ka masyadong mag-alala. Wala na sa akin yun. Gusto ko lang linawin din. Baka mayroon din mag-comment pa or iniisip na ganun. Hindi po ganun. Iba-iba po tayo ng sitwasyon. Iba-iba po tayo ng thinking. Siguro, baka mas bongga ka. Okay lang hindi ako bongga, pero masaya naman ako. Di ba? Halata naman. So, ganun. So, yun guys. See you again sa susunod na vlog. Cheers! See you! Bye! Cheers!